Kamusta mga kabady? Ito nga pala si Mayleng Guerra ng Helmet Doctor PH. So mag-share ako sa inyo ngayon kung paano ako maglinis ng mga helmet ko tsaka helmet ng customers ko gamit ang mga products na nasa harapan nyo. At bagong lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa page ko, please subscribe. At huwag nyo kakalimutang i-click ang bell notification button para lagi kayong updated sa mga videos na ginagawa ko. So, yon. So, ano bang mga gagamitin kong panglinis ng helmet? Itong mga nasa harapan ko, syempre, usual naman yan, ang microfiber. Pinaka-importante pag maglinis tayo ng surface na makikintab o kaya mga maeselan. Katulad ng dalawang helmet na nasa harapan natin, isang Showy tsaka Aray, gumamit tayo ng microfiber para hindi magasgas yung helmet natin. Tapos nandito naman yung mga ating chemicals na nasa harap natin na ginagamit ko pampabilis maglinis ng helmet. So, ito'y nakuha ko sa Guapo Car Care Products. So, itong pinakaunang ginagamit ko is yung Guapo Watermark Remover. Yan. Yan yung unang ginagamit ko sa helmet. Kasi usually may mga yung naninigas na hard water sa helmet pag nabasa or whatever, mabilis makatanggal kasi to na hindi na damage yung top coat o kaya yung paint niya. So gamit na gamit ko po yan, kung napansin nyo, paubos na po yan. Madalas po akong gumamit ito. Next naman na pinanglilinis ko, syempre itong ito sumunod, yung polisher and protectant ng Guapo Car Care Products. Yan. Ano to with the pardon, yung parang may wax to eh. Yung polisher and protectant nila, may wax to. Sumunod naman, kung matte naman pala yung product, katulad niyan, yung Showy natin, matte helmet yan. Itong ginagamit ko naman, yung matte finisher protectant. Bihira akong gamitin to kasi bihira yung nagpapaayos sa akin ng matte na helmet. So, bihirang bihira. So, ito, at least meron tayo ngayon nagpaayos ng matte na helmet. Ito, gagamitin natin itong matte finish protectant. Panglinis din siya. All in one. Tapos, syempre, gumagamit din ako ng, nagalan natin itong takip na yan. Siyempre yung lens, panglinis ng lens, itong helmet cleaner, lens helmet cleaner tsaka defogger. So nakakatanggal to ng ano, ng fingerprint mark tsaka kung ano pa man sa lente. Secondly is nakaka-defog din siya. Okay, pag iniwan niyo yung pa ito ginamit niyo. So hindi siya basta-basta mag-fog kung yung sa hininga niyo, sa breath niyo kung sakaling malamig. Yan. Maganda pa rin kung may pinlock kayo. Okay. Lastly, ito naman. So, gamit na gamit yung mga yan, mga idol, mga body. Yan. So, ito naman, last na to is yung refresher with deodorizer. Ito yung ispray ko sa loob ng helmet para maging mabango siya. Okay. Tsaka hindi siya mabaho. Okay. Nagagawa din ako ng anti-back cleaning sa helmet kaso binababad ko. Pero pag hindi, ito lang ini-spray ko para mag-ibaba ko yung helmet. Lastly, ito meron tayong silicone oil. Silicone oil ginagamit ito sa mga rubber parts ng helmet para hindi gumasgas, lalo sa lens part, para di siya gumasgas doon at hindi mapudpud yung mga rubber part ng helmet nyo para laging sealed. Dapat meron ko yung ganito kung lagi nyo ginagalaw yung lens nyo. Hindi makakaupod ng rubber. Tama, may tuturo ko sa inyo paano gamitin to. So, ngayon, subulan natin maglinis yung Showy muna. Yung sa kliyente ko tong Showy. So, paano ko nilinis yan? Lalagyan mo natin ng magandang amount tong microfiber natin. Itong water mark remover. Okay, pretty much, yun lang naman. Punas nyo lang naman siya. Ayan, dumidikit kagad yung dumi. Safe to kahit sa mga, ano, sa mga matte products.
So, punas nyo lang na maayos. Pag nalinis nyo na, ito napunasan ko na ito kanina para mabilis. Kasi matte ito eh. Okay. O nga pala, bago palang lahat, tanggalin nyo muna yung lens. Sorry, hindi ko natanggal yung lens. Tatanggalin muna natin yung lens. Para mamaya madaling linisin itong lente. Itong lilinis natin is a Z7 RF1200 na Showy. Okay. Yeah. Punasan lang natin 'yan ng ng watermark remover. Yeah. Dapat gumamit kayo ng microfiber para di magasga syempre yung helmet natin. Pag nalinis nyo na 'yan, usually mapapansin nyo naman malinis na. So, yan. Malinis na siya. Okay. Dahil ito ay matte helmet, hindi natin siya gagamitan ng ito. Itong polisher and protectant. Ang gagamitin natin sa kanya is matte finish. Matte finish protectant ang gagamitin natin sa kanya. So, sprayan lang natin siya. Matte finish protectant. Yan. Pag na-spray nyo na yan, syempre pupunasan na natin ng microfiber ulit. Ang kagandahan kasi ng matte finish protectant, hindi siya nag-gloss. Okay, pag ginagyan kasi natin ng nung isa, yung polish and protect, manginintab yan. Matte nga yung helmet mo eh. Diba? Hindi pwede maging makintab ang matte. Pag makintab yung matte, hindi maganda tignan. Yan. So ayun. So mabilis lang maglinis ng helmet. Hindi man ganun ka ano, yung para komplikado maglinis ng helmet. Siyempre mas maganda kung lagi malinis ang helmet niya. Guwapo tignan. Kaya gumamit tayo ng Guwapo Car Care Products. Ayun, napansin niyo naman. Nakita naman, 'di ba, malinis kagad siya. Makakatanggal siya ng mga fingerprints. Okay, tapos na yan. Nagamitan na natin ng mat. Next natin, ito. Ito yung sinasabi ko, yung silicone oil. Ginagamit ang silicone oil dito sa mga parts na yan. Parts ng rubber parts. Okay, pero mamaya konti na to. Next muna tayo, dito naman tayo sa lens. Okay, linisin natin yung lens. Hindi natin gagalawin itong pinlock niya kasi mukha namang naka-sealed siya. So, hindi natin gagalawin yan. So, paano gumamit itong cleaner and defogger? Spray nyo lang sa may sa lente. Yan, pati sa loob. Okay. So, gumamit tayo ng microfiber para malinis. Medyo matapang yung amoy na talagang siya, lens cleaner talaga siya. Ang kagandahan sa kanya, syempre, nag-iiwan siya ng thin film para hindi mag-fog yung lens nyo. Okay. Bakit ko pala sinunod to? Itong lens bago ko inabit yung, bago ko nilagyan na itong silicone oil. Kasi, ayun ang problema. Okay. Lalagyan natin ang silicone oil. I-demonstrate ko sa inyo paano maglagay ng silicone oil. Napakasimple lang. Mura-mura lang to, itong silicone oil. Okay. Konting-konti lang. Tapos nilalagay yan dito sa mga rubber parts. Itong naipit nung lens. Bakit? Kasi pagtuyo yan na ano rin yan, nagagasgas. Diba? Rubber yan eh. Sensyahan nyo na. At andi tayo sa labas yan. So yan, huwag masyado madami. Okay, pag madami masyado, hindi din maganda. Dinidikit din na alikabok yan.
isa pa nilalagyan ng ano ng nitong silicone oil itong part na to para hindi gumasgas yung ano yung lens. Okay, lagyan nyo lang yan, manipis lang. Okay, ayan. Pag nalagyan na ng manipis yan, okay na yan. Tsaka ito, lagyan nyo rin yan yung lock. Pag nalagyan nyo na yan, ayan, nalagyan na natin, di ba? Next na nalagyan itong lente naman. Okay, nilalagyan din yung lens part. Manipis na manipis lang, ah. Nakita nyo yung mga gasgas na yan. Nilalagyan yung part na yan ng silicone oil. Ayan. Para hindi siya gumasgas doon. Yan pa, oh. Kita nyo yan. Gasgas na yan. Ayan, oh. Para hindi siya gumasgas. Yun ang purpose nyo. So, linisin ulit natin to kasi nawakan natin. At ikakabit na natin itong lens ngayon. Okay. Eh, huwag muna pala. Mayroon pa palang isa. So, gagamitin natin ngayon itong refresher and deodorizer pala bago natin isara yung helmet kasi malalagyan ng ano yun eh. Kaya kailangan i-spray muna natin to. Okay. Maganda spray to sa loob mismo. Ayan. Spray nyo lang yan, gilid. Para laging bango ang helmet. Napakabango. Mabango tong amoy na tong refresher na to. Hindi naman siya matapang masyado. Sakto lang. Ayan. Sakto lang. So, yan. Okay na siya. Lagay natin tong lens ng Showy. May lock yan. Punasan ulit natin tong harapan kasi nahawakan ko. Yan. So, yan. Ganun lang kasimple maglinis po ng helmet. Yan yung Showy natin. Malinis na siya. Kung napansin nyo. Okay. Ngayon lang. Stick. May langis yung kamay ko eh. May silicone oil. Yan. Yan. Napansin nyo yan. Malinis na ulit siya. Makapansin nyo naman eh. Yung shine niya. Hindi siya makintab pero malinis siya. Okay. Yan. Nakasimple. Oops. May. Yan. So, ganun lang kasimple maglinis ng helmet mga kabady. O, gusto mo pa lang sample natin yung aray. So, mabilis lang. Mabilis na mabilis dito sa aray. So, bago ang lahat, syempre, tanggalin natin itong lens ng aray. So, kitang-kita naman madumi-mudum ito. Tanggalin natin lens ng aray. Tak. Tanggalin natin yung lens ng aray. May mga attachment kayo, huwag yun natanggalin. Mabilis na lang maglinis ng helmet. So, ito nga, watermark remover. Lagyan natin ng ng magandang amount ng watermark remover itong palinis natin. Mabilis lang. Mapakita ko sa inyo, ito madumi talaga to kung mapansin nyo. Galing ride to eh. Helmet ko yan, madumi yan. Yan. Ang nag-detail pa na ito si Jeff Wong ng aray specialist. Yan, madumi to. Medyo beat up na rin tong helmet na to. Luma na to eh. So, watermark remover. Mabilis na maglinis ng kahit anong helmet. Ganda ang pag gumamit ka ng ano, ng microfiber, hindi nakaagas-gas ng helmet to eh. Yan, mabilis lang. So, yung harap lang madumi dito kasi marami akong dinaan ng ano, mga gamo-gamo. Marami na murder na gamo-gamo. Yan. So,
So pagkatapos niyan, okay. Next tayo. Doon tayo ngayon, gagamitin natin tong polisher protectant. Hindi natin kailangan gumamit ng matte protectant kasi ano to eh, gloss to eh. Ayan, spray nyo lang. So itong helmet ko may ano, may attachment ng camera yan tsaka si ano, cardo. Kaya ganyan. So ayan, gagamit tayo ng blue na microfiber. So huwag niyo pagsamasamahin yung ano, pamunas nyo ha. Dapat bawat ano, bawat pamunas na chemical, magkakaibang pamunas dapat para hindi maghalo-halo. Ano nang kasimple maglinis. Yung helmet ko, yan, pamasan rider. Okay, sticker ko. Kaya malapit na magbukas yung mga shop, mga ano, mga kabady, antayin nyo lang. Pinapagawa ko lang ng magandang roll up para hindi nyo na kailangan ako i-meet up. So yan, napansin nyo agad. Okay na. So yan, konting-konti lang ginawa akong punas, ha. Okay. Ayan, ano na talaga yan. Ayan. Pansin nyo naman, di ba? Makintab na siya ulit. Compare kanina. Ito, medyo hindi napunasan to. Sa harapan. Ito, maganda talaga siyang palinis itong itong polish and protectant na yan. By Guapo Car Care Products. So next, tabi muna natin yan, linisin natin yung lente. Mabilis na rundown lang, lente ito, gamit natin itong cleaner tsaka defogger. Spray lang natin. Medyo matapang to. So yan, brown na naman ginamit ko, kakaibang hindi ko pinagpare-parehas ng panlinis. Ayun ko na ng pamunas. Kailangan magkakaiba talaga siya. Okay. So yan. Tabi natin to. Sunod natin yung paglagay ng refresher tsaka deodorizer ulit. Okay. Kailangan tanggal yung ano, yung lens ha. Kasi pag di tanggal lang lens, baka mapunta yung dun sa lens yung spray nyo. Ayan. Bago ko itabi tong helmet na to. Ayan. Bago ko tinabi, pinisprayan ko muna ng ano. So tapos na mag-spray, sira, ano, wala yung ano, isang vent niya. Lalagyan natin ng silicone oil. So yung lahat ng rubber niya, lalagyan natin. Ito rubber niya, yan. Ito na yung rubber gasket ng ano yun, ng Showy. So ikot nyo lang, isang patak lang yan. Kasi nag, ano naman ito, lumulubog to eh. Make sure lang na nailagyan nyo lahat ng rubber gasket. Tapos huwag nyo kakalimutan yung ito. Ito. Itong parang ano, slider nung lens. Yan. Para hindi gumasgas. Okay. Yan. Lagyan natin yun. Dito sa lens, nilalagyan dito itong bandang part na to sa araya. Magkabila. Ito pating likod niyan. Yung labas tsaka yung likod sa part na yun. Kasi laging gumagasgas yan. Nauubos talaga yan kahit anong gawin mo. Yan. Lagyan nyo lang yan. Huwag masyado madami. Mabasa lang siya yan. Tsaka to yung ginagasgasan na to. Yan. Lagyan yan. Para di man. Para laging maganda yung ano. Maganda lagi yung snap nung lens dito sa helmet. So yan, kakabit ko na, babalik ko na. Madali lang na magkabit nito. Shoot nyo lang dun. Yan. Pag nag-click, yun na. Ganun ang kadali linisin tong
tanggalin ng lens ng ano ng aray. Yan. So yan, malinis na po siya ngayon. Pansin niyo naman, makintab na. Madumi yan kanina, ha? Galing ride yan. Pero makintab na siya ulit. Okay, pero ano pa yan? Mas malinis pa sana dapat yan. Mahaba lang yung video. Yan. So, tabi natin to. Yan. So, ganun lang maglinis ng helmet. Simpleng-simple lang. Okay. Tabi natin yan dyan. Ito, uli na kasi sa akin bukas ng helmet ito eh. Pinaayos sa akin yan. Yung center pad tsaka cheek pad pinaayos. So, ano yung mga ginamit ko ulit? So, ito gumamit ako ng watermark remover. Unang panglinis ko sa helmet. Gapo Car Care Products. Yan. Sumunod ay itong polisher and protectant pag gloss ah. Ito gagamitin niyo, Gapo Car Care Products meron 'yan. Parang may bundle sila niyan pang helmet eh. Okay. Pero pag matte ka, itong gagamitin mo, itong matte finish protectant, kulay dilaw. Next, okay, panlinis ng lens. Ito panlinis ng lens. Okay, cleaner tsaka defogger. Maganda to kasi hindi mag-fog yung helmet mo basta-basta. Okay. Next, syempre, itong pangloob para di mabawi yung helmet. Okay, refresher and deodorizer. Marami pa naman dyan. Pwede naman hindi ito kung ayaw nyo na amoy. Pero sa akin, okay yung amoy niya. Hindi siya ganun katapang. So lastly, syempre sa mga ano, sa mga rubber parts ng helmet, ito. Itong silicone oil. Nakakabili nito kay Jeff Wong. RA specialist. Mura lang 'yan, mga 150 or 180. So 'yun. Okay, so 'yun mga ano, ito mga microfiber car ano, may binebenta rin sila microfiber itong Gapo Car Care Products. Pero yan, hinano ha, tagal ko ng gamit yan, binili ko yan. Oh. Tagal ko ng gamit yan, baka sabihin nyo ngayon ko lang binamit yan ha. Ito lang bihira, kasi bihira may nagpapasipayo sa akin ng matte products eh. Matte na helmet. Yan. Oh, gamit na gamit yan, hindi yan parang ngayon lang. Matagal na yan, hindi ko ina-endorso yan. Hindi yan ako, hindi paid ad to. So yun, salamat mga kabady at kung nagustuhan nyo itong video to, syempre palike naman, click the like button. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, syempre subscribe na rin kayo para maging updated kayo sa mga videos na ginagawa ko. Hindi lang ako sa helmet, kundi pati sa mga motor din. At kung gusto nyo maging updated lagi sa mga videos ko, syempre click the bell button para naman ma-notify kayo pag may bago akong video. So ito nga pala ulit si Mel Enguera ng Helmet Dr. PH. At meron nga kasabihan na dahan-dahan lang at makakarating din tayo dyan. So, salamat mga kabady. Paalam. Bye-bye.